Sa narawang tuting paglamig ng panahon at halos kasabay ng bare months, ang paglaganap ng mga sakit tulad ng ubo at sipon. Kaya may payo ang DOH sa publiko at saksi si Tricia Safra. Bagamat muli nang nakakapaglaro, ikaw! Inuubo pa rin ang tatlong taong gulang na si Trina. Mahirap kasi ang panahon ngayon kasi tag-ulan. Isa pa rin po yan kasi ang bata kasi mahilig talaga sa tubig. Kaya isa pa rin po yan sa talagang hindi siya nawawala ng sipon. Matamlay naman ang dalawang taong gulang na si John Calix. Barado ng sipon ang kanyang ilong. Kasi yung dati yung lakas na yung tripa namin eh, siyempre bata. Ang bilis malinitan katulad nga ngayon, di ba? Tapos paglabas malamig. Kasi dito sa bayan, sobrang init. Tila kasabay ng pagpasok ng bare months ang panahon ng respiratory illness at iba pang sakit ayon sa DOH tulad ng ubo, sipon, hika at rangkaso. Kaya dapat daw palakasin ang resistensya, kumain ng maraming prutas at uminom ng vitamin C. Kung meron ka namang nararamdaman na hanggat maaari magliban ka muna sa trabaho sa eskwela nang sa gayon ay hindi tayo makapanghawa. Takpan din daw ang ilong at bibig kung uubo o babahing at maghugas ng kamay. Ayon naman sa PAGASA, asahan na ang unti-unting paglamig ng panahon. Papasok na kasi ang hanging amihan sa huling bahagi ng Oktubre o unang bahagi ng Nobyembre na siyang hudyat ng taglamig. Magaganap na rin daw sa Lunes ang autumnal equinox. Magiging pantay po or pantay na po yung haba ng gabi at yung araw po natin. So after po nun, papunta na po tayong winter dito po sa Northern Hemisphere. After September 23, mas magsisimula na pong humaba yung ating gabi kaysa sa umaga. Kaya payo ng PAGASA, ihanda na rin ang mga pangginaw. Tricia Zafra ang inyong saksi.